Oh, minsan iniisip natin, pag si God nagbibigay siya ng greatest mystery, kapag, ano tawag dito, makikita natin yung mga answer. Pero no. God gives us the important mystery. Kailan? In times of great hardship. Naghihingalo na yung tsok natin. Ayan. So, in the midst of the greatest hardship. So, kailan ba? Ano ba yung nakita natin? Pagtitingnan natin yung buhay ng mga Israelita, kailan ba yung greatest hardship nila? When they are walking on the path of the wilderness. At the time, God gave them what? God gave them the covenant in the Mount of Horeb or in Mount of Sinai. So, meron nagtanong sa akin dati, si Pastora Carla ata yan, ate, ano ba yung Sinai ba at saka yung Horeb iisa? Kasi pag binasa natin sa English, Horeb yung nakalagay. Tapos pag binasa sa translation ng Tagalog, ano, Sinai. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung tama? Horeb o Sinai? So, si John Calvin, no, ang sabi niya, yung Mount Horeb at Mount Sinai ay iisa, pero sa magkaibang anggulo tinitingnan. So siguro pag galing ka dito, makikita mo Mount Horeb. Parang sa atin, 'di ba, yung isang bundok tapos sakop na ng ibang lugar, iba na yung tawag sa kanila. So ganito din 'yon. So sa Mount Sinai or sa Mount Horeb, God has given them, or in times of Moses, tinawag si Moses ng Diyos doon sa Mount Horeb. Sa Exodus chapter 3. Kailan to? Noon siya ba ay prinsipe pa ng Egypt? No. When he was a fugitive. Noon siya ay naging abang shepherd. Kailan? Noong bata pa ba siya? Noong may kalakasan pa ba siya? Na ipagmamalaki sa buong mundo? No. When he was 80 years old. So sometimes when we have problem, we have to ask God, Lord, what is your greatest mystery, no, hidden in this problem? No, ano ba yung gusto mong makita ko sa loob ng problemang ito? No, kagaya ni Moses, no, makikita natin na ang Diyos ang nagpapala sa kanya. No. Also, God has given the Ten Commandments. Where? In the same mountain. Mount Sinai. So God has given the Ten Commandments on that mountain. Kailan yun? When they are facing difficulties. When they are in the wilderness. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung, ano tawag dito, may kasama kang libo-libo, milyon-milyon tao? Diba? Sino dito yung ate na dati? Tapos, ano tawag dito? Isinama niya yung kanyang mga kapatid. Ano lagi sinasabi ng nanay ni... Siguro ako lang naka-experience kasi si Pastora ay ate. Lagi sinasabi sa akin, oh, huwag mo pababayaan yung mga kapatid mo. Dati, gustong-gusto ko maglaro sa labas. Pero dahil panganay ako, si Ate Sheila, si Ate Carla, nakakapaglaro sila, pero ako hindi pwede maglaro. Bakit? Kasi ako yung titingin sa kanila kung ano yung ginagawa nila. Kasi nung minsan na naglaro ako, habang naglalaro sila, napahamak si Sheila, nung nagkasugat siya pag-uwi namin, ako yung hinataw ng nanay ko. So ano ibig sabihin nito? Ganito yung difficulties na kinaharap ni Moses. No? Kung nga kayo, dalawang kapatid lang yung nililid ko nung mga bata kami, gaano pa kaya kahirap yung napakaraming tao na inililid ni Moses? At kapag, di ba, nataharap sila sa kahirapan, anong ginagawa ng mga taong ito? Imbis na magpasalamat sila, anong sinasabi nila? Wala na bang libingan sa Ehipto? At dinala mo kami sa ilang para mamatay? At dito malibing? So this is the hardship that Moses experienced and even the Israelites. They are facing difficulties. Pero ang Diyos, pinili na ibigay sa kanila yung kanyang covenant. Anong sabi doon sa binasa nating verse? Sabi niya dito, "The Lord spoke to you face to face out of the fire on the mountain." And then, sabi niya sa verse 3,
it was not with our ancestor that the Lord made his covenant, but with us. Ano daw? With all of us who are alive here today. Hindi sa ibang tao ito. No, hindi sa mga una nating ninuno. Para kanino yung covenant? It is for us today who is alive right now and worshiping the Lord who is our God. So, in times of difficulties, God has given them the covenant and also with us. Number three, ano pa yung remaining works ng Diyos? Kailan ginawa yun ng Diyos yung kanyang mga natitirang mga gawain? When? Ano ba yun? They are to go to the land of Canaan. Yung remaining works ng Diyos para sa kanila, they have to go to the land of Canaan. They are not yet, di ba? Nandun pa lang sila sa bundok. Hindi pa sila nakakapunta dun sa land of Canaan. And si Moses, he knew na hindi siya makakapasok dun. And this work has to be done by other people. Sino yun? Joshua and Caleb. So, pero, kailan to ginawa ng Diyos? Kailan to i-proclaim ng Diyos? In the midst of fire. Di ba sa Exodus chapter 3, even though Moses didn't know how yung tawag dito, palalabasin ng Diyos yung kanyang mga bayan doon sa Egypto, sinabi na ng Diyos, ikaw ang maglilid sa aking bayan, paalis ng Egypto. Kailan sinabi yun ng Diyos? Doon sa nag-aalab na bush na hindi nasusunog. Nakakita na ba kayo ng punong kahoy na nasusunog, nagliliya pero hindi nasusunog? No. Pero si Moses, nakita niya to. Ano ibig sabihin nito? God demonstrated His power in front of Moses and in front of us. Hanggang ngayon nakikita natin yung Ten Commandments. Number two, ano yung dapat nating makita? God gave His absolute, complete, and eternal word. Absolute, ganap, complete, kompleto, at eternal. Ano ibig sabihin ng eternal? This is forever. The Word of God is absolute, complete, and eternal. So, kapag tayo ay naharap sa pagsubok, saan tayo dapat lalapit? Dun sa mga bagay na material na alam natin hindi magtatagal o sa salita ng Diyos na laging ganap, laging kompleto at magpakailanman. So, ito yung dapat nating tatandaan. So, the remnants who remain on these promises that God has given to us, they will be able to succeed in every field of their life. So, kailan to binigay ng Diyos? In the Mount Horeb? Sa verse 2. Paano to binigay ng Diyos? In the midst of fire. Ano yung dahilan ng Diyos? Bakit nga ba ibinigay ng Diyos yung Ten Commandments sa Israelites? And bakit nga ba binigay ng Diyos yung covenant niya sa atin? Basahin natin sa verse 7. Ano yung dahilan ng Diyos? No. Sa verse 7, sabi niya, you shall have no other gods before me. Nang sa ganun, hindi magkaroon ng Diyos-Diyosan ang mga taong ito sa harapan ng Diyos. Bakit na ipinigay ng Diyos sa atin yung covenant? It is for us to know that the Lord is God and we have to worship Him alone. No, na hindi tayo sumamba sa kahit na anong Diyos-Diyosan ng mundong ito. So sabi niya dito sa verse 15, remember that you were slave in Egypt and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched
outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. So, the reason why God, ang tawag dito, inalis na tayo sa pagiging alipin ni Satanas is for us to observe kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. So, until na, di ba, may COVID-19. Maraming mga church yung nagsasara. I mean, hindi naman sila nagsara, tuluyan. Pero hindi sila gumagawa ng services. Why? Because ito yung, ano tawag dito, diniklara ng ating batas. So, tayo din naman. Hindi pwedeng mag-church dito sa, ano natin, sa local church natin. That's why we have the video message, the live message for our church members. But we have to observe the law that God has given to us. Why? Because we are His people. So kung hindi niya tayo bayan, okay lang na hindi natin sundin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Pero sino nga kayo? Mukhang hindi niyo alam kung sino kayo. Sino kayo? Ha? You are children of God. So that's why we have to obey the Lord our God. So we have to listen to the word of God. Number three. So even though people, His own people, do wrong things, God is faithful that He gave His sure covenant. Tayo bilang mga anak ng Diyos, minsan matigas yung ulo natin. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Pag tayo'y nagkakamali, anong ginagawa ng Diyos? God will give us the covenant and He will still give us the covenant even though we are making wrong decision into our life. So, He is faithful. Alam niyo ba ibig sabihin ng faithful? Hindi siya tumatalikod sa atin. So, ang Diyos ay hindi tumatalikod sa atin. He is faithful. So, tingnan natin, sa mundong ito, ang tawag dito, yung mga tao, they are driven by their love. Yan tayo. Pag love, nakangiti lahat, Di ba? Parang gising na gising. So, ano ibig sabihin ng love? Kung ano yung mahal mo, dun nakatuon yung focus mo. So, meron tayong, marami tayong uri ng pag-ibig. Pero I will just give for example, na kilalang kilala ng lahat. Number one, eros. Ano ba yung eros? This is the love between couples. Minsan tinatanong ko si, hindi pala minsan, lagi ko tinatanong si Deacon Noria. Sabi ko, Han, mahal mo ba ako? Sabi niya, oo, bakit mo ba laging tinatanong sa akin yan? Wala lang, tinatanong ko lang. Tapos lagi ko rin tinatanong, bakit mo ako mahal? Ang lagi niya sagot sa akin, kasi asawa kita So that is eros. Yun yung dahilan kung bakit nagpapakasal yung dalawang tao. That is the love between couple. So, pag sinira yon, iba ng love yon, hindi na eros yon. So, number two, the philia. Philia. So, philia is the love between friends. Di ba? Yung mga magbe-best friend, magbe-friends, Di ba? Pag nangangailangan sila ng tulong nyo, nandyan kayo lagi. In return, you love them the same. So, pag nangailangan din sila, lagi kayong nandyan para sa kanila. So, ibig sabihin, you are giving and taking from each other. So, meron ngang survey na nagsasabi na, di ba yung mga bata, kapag binigyan mo sila ng lollipop, they consider you as their friend. Kaya pag, kaibigan mo pa, di ba yung kaibigan mo si Annika, sasabihin na, ayoko na kay Annika, bakit? Hindi niya ako pinapahiram ng laruan. Pero pag binahiram siya ulit, kaibigan na ulit. So, this love, kailangan niya ng condition. Magiging kaibigan ko siya kung siya ay tinuturing niya akong kaibigan. So, ganun din, the same as the eros love. So, mawawala yung love between couples kapag hindi na nila kinoconsider o hindi na nila nakikita, hindi na nila, nakukuha
yung benepisyo ng pag-ibig nila. So halimbawa, 'di ba, yung pagtumitingin, yung mga alam niyo na yung mga lalaki na tumitingin sa iba, so pag hindi na sila nagagandahan doon sa ano nila, naghahanap na sila ng iba. Ganun din naman yung mga babae, pag hindi na sila binibigyan ng expensive gift, no. Kasi ganun yung ano tawag dito, yung showing ng love or receiving ng love nila, hindi na nila nakukuha yun, naghahanap na ng iba, kaya nagkakaroon ng broken family, di ba? So, ibig sabihin, tong love na ito, they have to have, tawag doon? Kailangan nila ng condition. And the storge love, storge love, it is the love between the parents and the children. So, dahil pinalaki tayo ng mga magulang natin, kapalit nun, pagtanda natin, pagsisilbihan natin sila, bibigyan natin sila ng mga kailangan nila. Diba? Ngayon na nagtatrabaho na kayo, binibigyan nyo ng pera yung mga magulang nyo. Hindi dahil sa bayad yun, pero natural nating obligasyon yun sa ating mga magulang. And we respect them. Why? Because they raised us who we are today. So sila yung dahilan kung bakit ganito tayo ngayon, kung sino tayo ngayon. That's why we give them respect. So these three kinds of love, no, they need condition. Kailangan nila ng condition. But the greatest love of all is the agape, which is the love of God. So si God, hindi siya naghihintay ng kapalit. Hindi siya naghihintay ng kapalit, no. Kahit na alam niya, no, na minsan mas papabura natin tong tatlong love na ito kaysa sa love niya, he's still there. He's just waiting for us to call his name and to worship him, no, to exalt him. So, pero dapat nating i-consider that this kind of love was been used by Satan. No, si Satan, kung saan naka-focus yung love mo, yun yung gagamitin niya laban sa iyo bilang anak ng Diyos. For example, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero kailangan natin ng pera. So, di ba tayo, ano tawag dito, namimili. Kailangan natin pumili. Maglilingkod ba ako o kailangan kong magtrabaho, ganito, ganyan. Doon sa mga panganay na anak, ito yung madalas na ano. Nung magpapastor si Pastora Charmaine, ito yung kinukonsider ko. Lagi. How can I serve God? And how can I serve my family also? Pero, we have to realize that when we seek the love of God, He will give us everything. Even though we are lacking. Pero God will give us everything. And I thank God because He guided me to have the decision of being His servant rather than to serve my own desire and to face success, no, na pang sarili ko. So, hindi ko naman sinasabi sa inyo magpastor na kayo lahat, ano? Ang sinasabi ko lang, when we have the choices between God and for what we think the best for us, we have to seek God first. Why? Because our God know what is the best for us. And sometimes, the things that we think that is the best for us is not really the best for us. So that's why we have to seek God first. We have to consider God the most rather than ourselves. So sa main na tayo. So what word amidst the fire? Ano daw yung word na ibinigay ng Diyos in the midst of fire? It is the absolute and accurate covenant. This is the works of liberation.
When God has given the word amidst of fire, that means that God declare of our revelation. Kailan? Kailan tayo lalaya? Kailan ba tayo lalaya? No, sa kamay ni Satanas. Kailan ba tayo lumaya? When? When we hold onto the covenant. When we hold on to the word of God, all the things that are enslaving us, we are to be freed from that. No? Tayo ay palalayain ng Diyos sa mga ganitong kalalagayan. So, tingnan natin. In case of Israel, saan sila pinalaya ng Diyos? From the slavery. Sa Egypt. Ano pa? Under Satan. And last but not the least, so God freed the Israelites out of these three slavery. So tayo din. No? We are now free from the slavery of Satan. And God is making us to be free in the slavery of wilderness. Paano ba sila naging slave ng wilderness? So, pag tinitingnan natin yung facts ng buhay natin, oh, wala akong pera, kulang ako sa pinag-aralan, ano mararating ko, this kind of negativity comes to our mind. But God wants us to be free from it. Why? Because God has given us, ano tawag dito, a beautiful future. Kailan natin yung makikita? When we hold on to the word of God. He will accurately guide us. He will going to guide us even in the midst of our difficulties. Number two, word comes upon us. So when we hold on to the word of God that comes to us will become our accurate blessing. So when the word comes, the blessing will comes. So, lagi sinasabi sa amin dati nung kami nag-umpisa pa lang sa Chongshin, do not follow money, let the money follow you. Ganun din sa atin, do not follow success, let success follow you. So, ngayong nagkaroon ng pandemya, na-realize ko, ang dami palang talented na mga remnants. Hindi lang nila alam. Yeah. So, si Kuya CJ, multitasking yan. Di ba? Ang tawag dito, music director. Director pa natin, ano? So, walang, hindi mababayaran yung ganitong mga talento. Why? Because you dedicated it to our Lord. And I was so thankful that God has given me the mine of gold. Mina ng mga ginto. Kasi all the, ano tawag dito, yung kayamanan ng mundo, you are not going to be conferred with that. Why? Because you are so precious. You are the children of God that has been given the authority and the identity to be the people who will save the 237 nations. So, siguro ngayon, iniisip nyo, ano lang, ay, si Pastora, binabola-bola lang kami nito. O lahat ng pastors na nagsasabi, you are going to be the main figure of 237 nations. Iniisip natin, bola lang yun. No. One day you will see that the word is being fulfilled. And you will be blessed. And people will be blessed through you. So, makikita natin to. So, sa buhay na Israelites, they discovered the seven great stream. And also to our lives, ano ba yung seven main stream or great stream? Number one, the triune God is being with us. The God who created the heavens and the earth, the God who died for us, Jesus
we become the Christ for us. And the Holy Spirit that is still working upon us today is always with us and working upon our lives. We can see the 10 mysteries. And then the 10 foundation. That we will not be shaken. And we can see the 5 assurances. As a remnant, we can see all of this blessing being fulfilled in our lives. So pag pinag-uusapan yung 9 keys to change everything. Ito yung, ang tawag dito, yung below, above, yung kapantay natin. We can see how our interpersonal relationship, no, na magtatagumpay tayo sa larangan ng interpersonal relationship. Number 6, the 62 points of the lives of evangelists. No. We have to see this kind of streams in our life. And last but not the least, this is the blessing of the throne. So all this blessing that God has given to us will be fulfilled in our lives. And then one day we will see, how blessed we are and why God bless us so that we may be able to save others, so that we may be the ambassador of Christ to do world evangelization. So when we enjoy this kind of things, we will enjoy the blessing of worship and prayer. So number 2, anong kailangan natin gawin? We have to love God first. We have to love God first. And paano daw natin may papakita na mahal natin ang Diyos? Obeying His word. So, sa Deuteronomy chapter 5, God has given them the 10 commandments. Why? Because God is their Lord and they are His people. So, number 3, we have to discover the important things in the wilderness. As we walk our life in this wilderness, we have to see the most important things. Ano yun? In case of the Israelites, God wants them to see the tabernacle. The tent of meeting. And to see their own tents. Why? Because the word of God will be fulfilled in this area. What is the tabernacle for us today? The church. What is the tent of meeting today? Your darakbangs, your Bible study, your ministry. And what is the tent? This is our own house, our own home. Kung meron pa sa inyo na hindi natin nadadala yung ating bahay o ating tahanan sa harapan ng Panginoon, this is the most effective time. Ngayon na nasa kalagitnaan tayo ng sakuna ng COVID-19, this is not allowed by God by chances. This is our absolute blessing. Why?
So that we may be able to, tawag dito, relay the blessing of the covenant. Number two, sabi ng Diyos, they have to enjoy the three feasts. What are those? The feast of our salvation. The feast that God is with us through the Holy Spirit. And the feast that we have to enjoy, relaying His word to all the people. And number three, the Ark of the Covenant. Covenant. Which is Christ. We have to enjoy Christ. Number three, we have to reaffirm the word of God before entering Canaan. So God wants them to reaffirm. The word of God. So that's why si Moses, yung book of Deuteronomy ay, ang tawag dito, pinaalala ulit ni Moses kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. So kung napapansin niyo, laging binabanggit ni Moses diyan, ano, the Lord our God who brought you out of the Egypt. Why? Ba't nga ba iniulit-ulit ng Diyos itong message na ito? Because sometimes we forget that the Lord who is our God is the one who saved us out of the slavery of Satan. So, before we entered Canaan, ano yung dapat nating makita? God has given us the message that do not worry. Wala nang space yung sulat ni Pastor Charmin. So we should not be worried. Diba sa New Testament din, sinabi din ni Jesus sa John chapter 14 verse 1, do not worry, trust to God, trust also me. Pagkatiwalaan natin ang Diyos at magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, when we not worry, ano yung kailangan natin gawin? We have to enjoy the covenant. Kasi sometimes, answer will not came like ano, yung jet. Hindi ganun kabilis yung answer. May answer na dumadating na mabilis, may answer na kailangan nating maghintay. But in the case na yung answer natin ay hindi dadating ng mabilis, ano yung gagawin natin? We have to enjoy waiting. Si Pastora Charmaine, na-enjoy ko yung waiting. So, kayo din, you have to enjoy waiting while the answer is not yet, ano, come. Why? Because minsan pag minamadali natin, naiisip natin na, baka yun yung answer. Baka yun. Minsan napapamali tayo. But when we enjoy waiting, as we enjoy the covenant of our Lord Jesus Christ, no, God will give us the blessing, the accurate blessing. God has given us the assurance. Of waiting. And we are going to be, to have the blessing to challenge. Number two, when we enjoy this kind of blessing, when we affirm the word of God, our eyes to see our opponents, oh, yung competition natin will change. Diba yan sa case ng mga Israelita nung nagpadala si Moses o si God ng 12 na spies? Diba? Yung dalawang spies, iba yung mata nila kaysa dun sa sampu. Ano sabi ng sampu? Hindi natin kaya. Matataas yung muog nila. Matatangkad sila. Malalakas sila. Merong madaming hari dun sa loob ng Kanaan.
That is the eyes of the world. That is the eyes of non-believer. But when we affirm the word of God, we can have the eyes of the two spies. Sino yun? Si Joshua and Caleb. Anong sabi nila? No! God has melted the heart of the people inside Canaan. They are trembling. They are fear. They have fear for us. Why? Because they hear the message. They hear the rumors about us that the Lord is with us. People of the world, they are trembling before us. Why? Because they hear the message that the Lord is with us. So let's not be, ano tawag dito, let's change the way we see the our opponents. Adversary sa iba, opponents, katunggali. Number three, the eyes to see the black paths will change. So makikita natin yung eyes to see the black paths. Makikita natin, magkakaroon tayo ng ibang mata o ibang paningin para dun sa mga nakasarang lagusan. Diba yung iba, ah, nakasara, wag na, ayoko na, sinarahan na ng Diyos eh. Pero diba, si, ano tawag dito, si Apostle Pablo, gusto niyang pumunta sa Asia Minor. Pero God blocked his way. Why? Because God wants him to evangelize the Rome, the Roman Empire. Why? So that after many years, the word of God will came to Asia. Where? Ta-da-dan! In the Philippines. Diba? Yung mga Spanish, yung mga, ano, yung mga kolonya nila, no? The reason why we hear the gospel, it's because of the Holy Spirit. Black, ang tawag dito, the way of Apostle Pablo. So that yung ma-impluensyang country, yun yung mapuntahan niya. And by that channel, no, by that method, may kakalat yung gospel through to the entire land of the world. So ganun din tayo, remnants. When we see that there is a black path, kapag sarado yung daan, pag hindi na kayang gawin, kagaya niyan, ECQ ngayon, bawal ang worship. Bawal ang face-to-face worship. But we have to see the different thing God has prepared for us, which is the online worship. So right now, yung mga remnants natin na hindi na nakakapunta sa church through the online worship, di ba, nakakapag-forum sila. Yung mga Sunday school, hindi lang sila yung nagsa-Sunday school, pati yung mga magulang nila dun sa loob na bahay. Magugulat kayo pag tapos na ang ECQ, pag okay na yung lahat, nandito na rin yung mga magulang nila, nagsasayaw na ng, I'm a child of God. Diba? So, ganito yung answer na binigay sa atin ng Diyos. So, when you trust God and you're not worried, the forces of darkness will crumble down. Number three, the conclusion. Napasarap si Pastora, akala ko yung number three pala. So, conclusion, no? We have to imprint the inscribed word of God dun sa stone, na nakasulat sa stone in our heart. So, etong mga nakasulat lang sa blackboard na word of God, wag lang nating kopyahin. Diba? That's the reason why we do the 3 to 2 days. So that the word of God will be imprinted in our heart. So we have to inscribe the word of God in our heart. Not just only sa Bible, but we have to grab hold of it. And the word of God will absolutely be fulfilled. So when we put the word of God in our heart, we will see the word of God being fulfilled. So this time, let's pray.